Cavite. Alas dos na po ng nagmamagandang hapon. Siyempre ni Mia, ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Wow. At mahal ko, ito po ang lihim ng liham. Sasamahan kita hanggang mamayang alas 4 po ng hapon. Of course, mahal ko kung meron ka ng message para sa akin. Please let me know. Basahin natin yan on the air. I-message mo ako sa facebook.com/energyfm106.7 o di kaya naman mahal ko sa facebook.com/lindsay106.7. Magandang hapon po sa lahat po ng mga nandyan po sa mga opisina po nila. Again, sa mga bahay, sa mga tiyangge, sa mga tindahan po sa labas. Ano? Kamusta naman po kayong lahat dyan? And of course, yung mga nandyan po sa mga private vehicles at mga public utility vehicles po natin. Mga jeep, mga taxi, UV Express, Grab, mga tricycle. Hello po sa inyong lahat dyan. Mabuhay po kayo, ha? Welcome po to the show. Hanggang mamayang alas 4 pa po tayo magsasama-sama. Hello po sa mga nandyan po at nagme-message na po sa atin over Facebook. And yung mga nandyan pala sa Facebook Live, hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kamusta naman po ang buhay natin dyan? Si Ebido Kamikaze, hello po Ate Lindsay. Kamusta ka naman? Si Ella Mika Miki, good morning Lindsay. Good afternoon to you. Wow. Kung nasaan mang bansa ka, and sana okay ka lang dyan, mag-ingat ka. Si Love Summer Rain, si Marlon Pingol, si Cecil Pascual, and ayan, kamusta naman kayong lahat dyan? Hope you guys are all doing well, mahal ko, ha? Kung meron po kayong story na gustong i-share dito po sa ating programa, mahal ko, isend mo na yan sa ating email address, mahal ko. Madaling-madali lang po, lihimnangliham1067@yahoo.com. Again, tanga, lihimnangliham1067@yahoo.com. Lihim ng liham. Mamaya, mahal ko, ha? Kikwentuhan tayo. Well, sige na nga, huwag na po natin patagalin ito. Ngayon na po, now na po, as in now na talaga. Halika na at pagkwentuhan na po tayo, mahal ko. At yung kwento po natin, medyo alam ko nakaka-relate po, no? Lalo na kung ikaw po ay mahilig bumarkada. Nako, ito, yung mga bagets natin dyan, ano? Para sa inyo po itong lihim ng liham natin ngayon. Diba, Lucila Garcia? Oo, i-share nyo lang po yung video natin online para po marami pong ma-reach yun pong ating lihim ng liham. And kung ikaw po ay nasa bahay, nasa opisina, at kung nasaan ka man ngayon, tapos mahal ko, ikaw po ay nakaradyo, oo, lakasan mo na yung radyo mo, tapos mahal ko, kung naka-earphone ka naman, ayusin mo na yung earphones mo because this is lihim ng liham, okay? Wow! Oras natin, 2 minuto, makalipas po ang alas 2 ng hapon, 2:02 on the clock. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo. Energy! Lihim ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambit, suyat na may pag-ibig, at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim ng liham. Padala na ang iyong kwento sa lihim ng liham 1067@yahoo.com. Ang lihim ng liham ngayong araw na ito ay hatid sa atin na Monea Curl Defining Milk Hair Lotion para sa manageable and controlled frizz na kulot. Lihim ng liham. Kong Lindsay. Paano nga ba maitatama ang isang pagkakamali? Paano kung tuluyan ka nang nagpadala sa isang sitwasyon na alam mong hindi naman dapat
Pero kahit na ganun, pinagpatuloy mo pa rin. Kasi alam mong nagmamahal ka eh. Kasi alam mong puso ang gumagana. Lindsay, magandang hapon sa inyong lahat. Hayaan mo akong ikwento ang lahat sa'yo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Karina. Isa akong commercial model at madalas akong umi-extra sa mga pelikula. Katulad ng karamihan, barkada at gimmick ang madalas kong pinaglalaanan ng oras. Masaya naman ako sa kung anong ginagawa ko. Ika nga nila, live your life to the fullest. Maayos naman kasi ang lahat eh. Walang problema. Maayos naman yung pamilya ko at suportado nila akong lahat. Pero alam mo, Lindsay, sa loob-loob ko, kahit pa madalas akong tumawa, madalas akong ngumiti, meron akong lungkot na tinatago. Meron akong kinikimkim na sakit. Dito naman talaga ako magaling eh, yung magtago. Kung sa barkada, mahilig akong magpatawa, kabaliktaran ng lahat kapag ako na lang mag-isa. Lindsay, hindi ko kasi maitatanggi sa sarili ko na itong puso ko, iisa pa rin ang tinitibok. Lindsay, mahal ko pa rin yung ex ko. Hindi ako pwedeng magsinungaling. Hindi naman kasi nagsisinungaling ang puso eh. At lalong hindi ka pwedeng linlangin ang nararamdaman mo. Lindsay, mahal ko pa rin si Marco. Nakilala ko si Marco sa birthday party ng kaibigan kong si Nicole. Bago ang lahat, kailangan yung malaman na yung barkada namin parang isang malaking pamilya. Lahat sinasabi namin sa isa't isa. Kaya naman hindi lingid sa akalaman ng marami, lalo ng mga close friends ko na una pa lang may gusto na si Nicole kay Marco. Bakit hindi? Total package naman kasi itong si Marco eh. Alam mo yun, maputi, makinis ang balat, malakoreano ang mukha. Kaya alam mo, una pa lang, hindi na siya pinakawalan ng kaibigan kong si Nicole. Tapos hindi rin nagtagal, naging sila na rin. Alam mo, kita naming lahat yung pagiging in love nila sa isa't isa. Yung tipong kahit saan nandun si Nicole, gagawa ng paraan si Marco para masundo siya. Minsan nga, hinihintay niya pa si Nicole na matapos sa practice. Alam mo yun, sa pagmo-model, kahit gaano pa ka-late. Grabe talaga yung effort ni Marco. Makikita nga namin yan minsan na halos makatulog na sa lobby para lang bantayan yung girlfriend niya. Ang swerte-swerte ni Nicole sa kanya. Alam mo, Lindsay,
aminin ko. Nakakainggit si Nicole. Kasi lahat ginagawa ng boyfriend niya para sa kanya. Lalo na nung may pa-surprise birthday party si Marco para sa kanya. Grabe! Parang yung mga nakikita natin sa TV na tipo ng surprise. Puro pink na balloon sa sahig ng kwarto ni Marco. Tapos yung mga gilid, puro puti at pink na bulaklak. Paborito kasi namin ni Nicole yung pink eh. It was so magical nung araw na yun. Para na rin tuloy akong nag-celebrate kasi magkasunod lang kami ng birthday ni Nicole eh. Kinabukasan, ako naman yung magbabirthday. Ako naman yung magse-celebrate. Nung birthday ni Nicole, alam mo, kitang-kita sa ningning ng mga mata niya kung gaano siya kasaya sa piling ni Marco. Kahit sino naman siguro, kapag ganon ka effort yung boyfriend, wala nang hihilingin pa. Alam mo, Lindsay, masaya ako para sa kanilang dalawa. Sabi ko nga, sana ako din balang araw magkaroon ng version ni Marco. Kahit konti lang. Dito sa buhay ko. You came along unexpectedly. I was doing fine in my little world. I'm not complaining. What do you see? You got my mind spinning. So why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers? Swerte-swerte ni Nicole kay Marco. Kaya naman, alam mo, dahil sa kanila, nangarap ako na sana magkaroon din ako ng tulad ng boyfriend niya. Natatandaan ko pa nga eh. Nagsimula na yung party noon. Masaya yung naging inuman. Mas marami yung pagkain kesa sa alak. Kasi hindi naman kami yung tipo ng magkakaibigan na mahilig uminom. Mas mahilig kaming kumain at saka mag-videoke. Ako lang yung sumisimple ng pag-shot sa gilid. Tagay-tagay na rin para sa lahat. Kantahan, kwentuhan. Diyan naubos yung oras namin nung gabi na yon. Pero ako kasi, sunod-sunod yung inom ko eh. Hindi ko naman i-deny. Ako lang yata yung nakaubos ng isang bote na hard noon. Tapos yung iba, puro shot lang. Masasabi kong isa ito sa hindi ko makakalimutan na moment sa buhay ko kasama yung mga kaibigan ko. Ilang oras na lang, Lindsay? Ako naman yung magse-celebrate ng birthday ko. Kaya naman sinagad ko na yung sarili ko. Lasing na yung iba nun. Kasama na ako, syempre. Isa-isa na silang nag-uuwian, pati na si Nicole. Umuwi rin kasi biglang dumating yung mga magulang niya. Wala siyang choice kundi iwan si Marco sa bahay.
Lasing na ako noon, Lindsay. Pero kaya ko pa namang umuwi, pero hindi na nila ako pinayagan. Actually, dalawa kami nung kaibigan ko na si Julia. Parehas na kaming nahihilo noon. Isa pa, kahit pa kaya naming umuwi. Eh sabi nila hindi daw safe kasi malayo yung bahay namin. In short, doon kami sa bahay ni Marco nagpalipas ng gabi. Lindsay, wala naman akong balak nung gabi na yun kundi matulog at saka magpahinga. Pero hindi ko inaasahan yung mga sumunod na nangyari. Nasa kwarto na kami ng kaibigan kong si Julia. At habang pinagmamasdan namin yung itsura ng paligid, sabi namin, kwarto siguro to ng lalaki. Kasi maraming kulay itim at saka asul sa paligid. Nagtatawanan kaming dalawa nang wala namang rason. Siguro dahil na rin sa alak. Maya-maya pa, naramdaman naming dalawa na may pumasok sa kwarto. Sabi, sige, dyan na kayo matulog ni Julia sa kama. Dito na lang ako sa baba. Si Marco pala. Kasama din namin siyang matutulog dun sa kwarto. Oo nga pala. Kwarto niya nga pala to. Wala na akong ibang nasabi noon, Lindsay. Hindi na ako sumagot. Unti-unti na rin kasing pumipikit yung mga mata ko dahil sa hilo. Mabigat pa rin yung pakiramdam ng ulo ko, kaya wala na akong ibang ginawa kundi magpatuloy na lang sa pagtulog. Pero pagkalipas pa ng ilang minuto, Lindsay, naramdaman ko na may yumakap sa likuran ko. Nung una, hindi ko naman pinansin eh. Kasi akala ko si Julia yung yumakap sa akin. Pagbalikwas ko, nakita ko yung mukha ni Marco. Nanlaki agad yung mga mata ko at agad kong napaurong nung oras na yun. Eh, nagulat ako noon, Lindsay, kasi syempre, bakit naman ako yayakapin ni Marco? Gusto ko na sanang lumayo, lumipat ng higaan, pero kasi naghahati rin yung kagustuhan kong masolo siya. Kasi si Marco yun eh. Lindsay, dream guy ko yan. Yung dream guy ko, niyakap ako tapos katabi ko pa sa kama. Hindi ko alam kung lalayo ba ako, kung iiwas ba ako. Oo nga pala. Ito nga palang dream guy ko na to. Nagkataong boyfriend ng kaibigan ko. Pero Lindsay, pinabayaan ko pa rin na kontrolin ako ng pagkagusto ko sa kanya. Hindi ko na napigilan yung sarili ko sa mga sumunod na naganap. Naghalikan kaming dalawa. Hinawakan ko yung mukha niya. Tapos maya-maya pa, dumampi yung mga labi niya sa mga labi ko. Ayoko na sanang matapos pa yung oras na yun. Ramdam ko na rin yung mga kamay niya na nakahawak na sa likuran ko.
Pero bigla na lang akong natauhan. Tumigil ako sandali. Kasi naisip ko si Nicole. Naisip ko, teka lang, barkada to, kaibigan. Hindi dapat aluhin. Kaya naman tinanong ko si Marco Lindsay. Hindi mo mahal si Nicole, no? Hindi mo siya mahal kasi kung mahal mo siya, hindi mo siya lolokohin. Hindi mo gagawin to. Pero parang wala siyang narinig. Pinagpatuloy lang ni Marco yung paghalik sa akin, pababa sa leeg ko. Pero pilit ko siyang tinutulak palayo. Marco! Mahal mo ba siya? Marco, mahal mo pa ba si Nicole? Sandali siyang tumigil sa ginagawa niya. Sabay sabing, "Happy birthday, Karina." 12 a.m. na. Tayo naman yung magse-celebrate. Yan lamang yung sagot niya sa akin. Yan lang yung sagot ni Marco. Tapos naisip ko, Lindsay, oo nga pala. Birthday ko na. Medyo nakalimutan ko yun, ha. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung paghalik ni Marco sa akin. So ito pala yung regalo niya. Happy birthday, Nicole. Happy birthday to me. Keep his mind on nothing else. He trades the world for the good things found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down. Lindsay, wala talagang naisagot si Marco sa akin. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya na hindi niya mahal si Nicole. Kasi diba, hindi naman namin gagawin yun kung mahal niya talaga yung girlfriend niya. Kinaumagahan, pinilit kong kalimutan ang lahat. Iniisip ko na baka dala lang yun ang alak. Pareho kasi kaming nakainom, eh. At dahil nga birthday ko,
Binati ako ng mga kaibigan ko, maging si Marco. Nag-usap kami sa chat about sa nangyari kagabi. Ang sabi ko sa kanya, kalimutan na lang namin yung nangyari. Kasi mali. Maling mali. Maraming masasaktan sa nangyari. Pero sobrang kulit ni Marco, Lindsay. Di niya ako tinitigilan. Lumipas pa ang ilang araw, nabalitaan ko na lamang na unti-unti na raw nagkakalabuan si Nicole tsaka si Marco. Ako naman, tikom lang yung bibig ko dito. Sa tuwing kinikwento ng mga kaibigan namin yung nangyayari kay Marco at saka kay Nicole, hindi naman ako makapag-komento. Kasi alam ko na maaaring ako yung dahilan. Ako yung problema. Lindsay, panay pa rin ang pilit sa akin ni Marco na hindi alak, hindi amats yung nararamdaman niya nung gabing yun. Nung gabing may nangyari sa amin. Sinabi niya sa akin na gusto niya ako. Ako naman, marupok ako eh. Ako yung tipo ng tao na sinusunod ko yung puso ko kesa sa isip ko. Kaya naman, Lindsay, nang sabihin sa akin ni Marco na gusto niyang maging kami, pumayag ako. Pumayag ako kahit may takot ako na baka mahusgahan ako ng mga kaibigan ko, ng barkada namin. Posible akong maisumpa ng mga taong minahal ko. Lindsay, sumugal pa rin ako. Sumugal kami ni Marco. Lumipas ang ilang linggo, tuluyan na nga silang naghiwalay ni Nicole. Siyempre, lahat naman ng bagay nabubulgar eh. Nang malaman ng mga kaibigan ko yung about sa amin ni Marco, naggalit silang lahat sa akin. Ahas daw ako. Traidor. Alam mo nung araw na yon, gusto ko na lang umiyak ng umiyak sa mga nangyayari. Kasi alam mo yon, hindi naman ako makalaban eh. Kasi kahit papano alam ko, nagkamali ako. Alam ko na sila pa pero pumayag ako na may mangyari sa amin. Pero hindi ako makalaban, Lindsay. Kasi mahal ko na nun si Marco. At alam kong mahal niya rin ako. Lindsay, mas pinili ko si Marco kesa sa mga kaibigan ko. Masakit ito para sa akin pero mas magiging masakit kasi kung mawawala siya sa akin. Nagpatuloy ang buhay naming dalawa. Pinaliwala namin yung mga usap-usapan ng aming mga kaibigan. Tinalikuran namin ni Marco ang lahat. Lindsay, dahil sa trabaho niya bilang photographer, hindi maiiwasan na puro modelo ang kasama niya. Dahil dyan, naging madalas ang pagsiselos ko. Palagi na kaming nag-aaway ni Marco.
Hindi nagtagal. Nag-suffer ang relationship namin. Siguro kasi masyado kong praning na baka isang araw maulit yung nangyari sa amin. Alam mo yung tipong kami, pero natatakot ako na baka may umagaw sa kanya tulad ng nangyari sa amin ni Nicole. Pero hindi ko naman sinasadya yun eh. Hindi ko lang napigilan yung puso ko. Mahal ko talaga si Marco. Mahal din naman ako ni Marco. Nararamdaman ko yun. Lahat ginagawa niya para maging masaya kami. Madalas kaming lumalabas, mag-travel, nagko-cover din kami ng mga kanta dahil maganda yung boses niya. Sabay kaming nangangarap tuwing magkasama kami ni Marco. Pero Lindsay, hindi pala sapat na puro kayo pangarap. Kapag nagpapadaig ka sa takot mo, baliwala lahat ng plano. Lahat naman siguro ng tao, Lens, ay napapagod kapag sobra na. Dumating na kami sa point na dahil sa insecurities ko, naapektuhan na yung relationship namin. Tapos hindi nagtagal, napagod na si Marco. Inaaway ko kasi siya ng maraming beses nang dahil sa mga hinala ko. Naging overprotective ako sa kanya. Yung tipong lahat ng password niya, dapat alam ko. Dapat nabubuksan ko yung accounts niya. Pati nga yung bill niya sa credit card, sinisilip ko. Lahat ng pinupuntahan niya, kine-question ko. Yan yung palagi naming pinag-aawayan. Hindi na kasi tama. Lahat na lang ng sinasabi niya, pinagdududahan ko. Alam ko naman na mali eh. Alam ko naman na sobra na. Kaya siguro hindi na niya nakayanan pa. Nakipaghiwalay na siya sa akin. Ang sabi ni Marco, hindi niya na raw kaya tiisin yung ugali ko. Wala daw akong tiwala sa kanya. Paano ka nga naman magtitiwala kung sa una pa lang, alam mong mali yung simula ng relasyon ninyo? Sa ngayon, Lindsay, unti-unti kong binubuo yung sarili ko. Wala akong pinagsisisihan sa lahat ng nangyari. Kasi alam ko naman na naging masaya ako. Natuto ako sa kamali ang nagawa ko. Mahal ko pa rin naman si Marco. Pero alam ko na kailangan ko ng tigilan nito. Kasi hindi na nakakatulong sa akin. Sa aming dalawa. Lindsay, alam ko kasi na magiging mas masaya siya sa iba. Sa piling ng ibang babae.
Ganon din naman ako. Kailangan kasi ang isang relasyon magsimula sa tamang paraan. Para maging masaya kayo. Para maging tahimik ang lahat. Softly, gently. Lindsay, maraming salamat sa pagbasa ng liham ko. Sana kahit papano, matulungan niyo ako sa naging problema ko. Hindi pa kasi ako totally nakakapag-move on mula sa dati kong pag-ibig. Muli, ako si Karina at ito ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Mahal ko, kung meron kang message para sa akin, please let me know. facebook.com/Lindsay1067 Lindsay1067 Oras na,
natin sa buong kapuluan. 40 minutos makalipas pang alas 2 ng hapon. 2:40 on the clock. This is Lihim ng Liham.